Sir Jun, kumusta po? Good morning at good evening sa mga Aldred fan ng kwentong takip silim na nakikinig ngayon sa anumang sulok ng mundo. Bago ko po ibahagi ang aking karanasan tungkol sa mga kababalaghan, nais ko pong magpasalamat kapag napili po ang aking istorya. Nitong April 2023 ko lang po unang napakinggan ang channel ninyo sa Spotify habang naglalaba ako. Hindi ko alam kung papaanong nag-play yun bigla. Basta naging simula po ito na naging routine ko na makinig sa kwentong takipsilim hanggang ngayon. Ang channel din po ninyo ang naging dahilan kung bakit nalaman kong marami palang mga tao sa mundo ang nakakaranas ng iba't ibang kababalaghan. Kagaya na lang ng mga pang-aaswang. Akala ko kasi dati, dito lang sa Visayas may aswang at kasama po ako sa mga nakaranas ng ganitong klaseng kilabot. Tawagin niyo na lang po akong Grace, 33 years old na po ako at nandito po ngayon sa Iloilo. Happy at may partner na rin sa buhay. Naalala ko po noong bata pa lang ako, only child po ako noon at nasa 6 or 7 years old nang makaranas ako ng pang-aaswang. Iniiwan lang po kasi ako sa guardian ko na siyang nag-aalaga sa akin. Gawa ng nasa abroad si Mama at namamasada naman ng jeep si Papa. Kumakayod po silang pareho para sa aming kinabukasan. Natutulog po kami ng tita ko noon. Nagising po ako bandang alas 12 ng hating gabi. At nakarinig ako ng malakas na pagaspas, katulad ng sa malaking ibon. Nagmumula po ito sa labas ng bahay. Dinig na dinig ko po ang pagaspas, kasi kahoy lang po ang bahay ni tita sa isang squatters area. Hindi po ako makagalaw habang dinig na dinig ko ang tunog. Takot na po kasi ako talaga noon. Lalo pat parang nasa bandang bubungan lang po namin siya lumilipad. Hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Sunod ko pong karanasan ay noong grade 1 po ako. Bakasyon na po noon at wala nang paso. Iniwan ako ni Papa sa tito ko kasi wala na namang magbabantay sa akin. Nakababatang kapatid po ni Papa si Tito. Nang gabing yun, doon ako humiga sa tabi ng mga pinsan ko. Ating gabi at tulog na po sila pero gising pa ako. Dahil naririnig ko na naman ang pagaspas. Ganon pa rin po. Tunog pakpak ng malaking ibon. Napatanong na nga po ako sa sarili ko. Kung bakit ba ako sinusundan ng aswang o manananggal na yun? Ang ginawa ko noon, hindi na lang talaga ako gumalaw habang nakapikit, bagamat gising na gising ang utak ko. Hindi ko na rin po sinabi kay Papa ang mga naririnig ko kapag gabi, kahit pa masama na talaga ang kutob ko. Umuwi po kami ni Papa sa mismong bahay namin sa probinsya. Hindi ko akalaing hanggang doon pa naman. Sinusundan pa rin ako ng lumilipad kapag hating gabi. Nasa grade 2 na po ako noon, mga 1998. Magkasama na po kami ni Papa sa bahay. Bahay naming hindi pa tapos. Wala pang ang bubong sa bandang likod. Dalawa lang po kami sa bahay noon. Plus yung aso naming babae na si Cory. Kapag natutulog po kami ni Papa,
Nakabukas po ang ilaw namin. Takot kasi ako sa dilim at nerbiyosa rin po. Nakaharap sa bintana ang kama namin. Bintanang gawa lang sa kawayan. Pagkatapos may nakatabo na lumang kurtina at gumot. Nakakulambo rin po kami. Isang hating gabi po habang natutulog kami, naririnig ko naman ang malakas na pagaspa sa loob ng bahay namin. Doon ito nang gagaling sa mismong harap ng bintana namin. Ramdam na ramdam ko nga po ang hampas ng kanyang mga pakpak na may dalang malakas na hamin. Kahit katabi ko lang po si Papa noon, hindi pa rin talaga ako gumagalaw. Takot na takot po kasi ako at baka kung anong mangyari sa amin. Wala akong ibang magawa kundi magdasal hanggang sa makatulog ulit. Kinaumagahan, sinabi ko na kay Papa ang mga naririnig ko tuwing gabi kapag matutulog na kami. Tinanong ko sa kanya kung bakit ba ako palaging sinusundan ng aswang. Doon po niya ikinuwento ang isang pangyayaring noon ko lang din nalaman. Ang sabi niya, noong sanggol pa lang daw pala ako at ilang buwang gulang pa lang, muntik daw akong makain ng aswang. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Natanong ko pa si Papa kung totoo ba talaga ang sinasabi niya. Pero seryoso po talaga siyang nagsasalita, Sir June. At kabadong-kabado naman akong nakikinig. Ang sabi niya, natutulog daw po kaming tatlo noon sa loob ng kulambo. Nasa gitna po nila ako. Nagulat na lang daw si Papa nang magsumigaw si Mama. Pinapagising si Papa kasi may dila raw na nakabitin galing sa bubong. Bumababa ito at diretso papunta sa akin. Bahay kubo lang daw po kasi ang tirahan namin noon. Kaya madali lang nasalakay ng aswang. Nang mapasigaw si Mama, bigla raw pong gumalaw pabalik sa bubong ang malipis at mahabang dila. Doon na po bumangon si Papa at lumabas dala ang isang bolo. Sa labas, sumigaw si Papa at hinamon ang aswang na bumaba at harapin siya. Tinatanong ito ni Papa kung bakit gusto nitong kainin ako, kahit hindi naman namin ito inaano. Maya-maya lang din daw po, nawala na rin yung aswang. At hindi nila nalaman kung saan na pumunta. Sir Joe, naisip kong yun nga siguro ang dahilan kung bakit sinusundan ako ng aswang kahit na malaki na ako. Siguro, namarkahan na ako nito at gusto nitong ituloy ang pagkain sa akin. Kaya naman mahigpit na bilin sa akin ni Papa na mag-ingat ako palagi. Nung araw ding yun ay nagtanim si Papa ng halaman na kung tawagin ay malunggal sa gilid ng bahay namin. Pangontra daw yon sa aswang. Naglalagay na rin po siya palagi ng supot na may asin at rosaryo sa ibabaw ng kulambo namin bilang proteksyon habang natutulog kami. Nung sumunod na hating gabi, narinig ko na naman uli ang pagaspas, Sir June. Ginising ko agad si Papa at sinabi kong andyan na naman ang lumilipad sa labas. Kaya dali-dali siyang bumangon at lumabas. Dinig kong nagtaho lang bigla ang mga aso at may malakas na uungol ng kung anong hayop. Napatanong ako sa sarili kung napaano na si Papa. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Kinabahan ako kasi baka kung ano na yung pinagmumula ng malakas na ungol. Tapos baka sinaktan ito ang Papa ko. Sa awa naman ng Diyos, maayos lang naman siyang bumalik sa kwarto namin.
Tinanong ko siya kung nakita ba niya ang aswang. Ang sabi niya, wala naman daw. May malaking itim daw na aso lang na nakapasok sa may bakuran. Mukhang gusto lang daw lumapit sa aso naming babae. Sinabi ko na lang sa kanya na mabuti na ayos lang siya. Kahit alam kong baka itinatago lang niya sa akin ang totoo. Baka ayaw lang niya akong matakot din. Kaya sinabi niyang aso lang yun. Sir Jun, hindi ko na po uli narinig ang aswang o ang pagaspas ng lumilipad simula noon. Lumaki na lang ako at napag-graduate sa elementary. Wala na po talaga. Pero palagi pa rin paalala ni Papa na lagi akong magdala ng pangontra kahit saan ako magpunta. Kahit luya lang daw sa bulsa ko, sapat na. Hindi ko naman daw kasi kilala lahat ng mga tao sa paligid ko. Hindi ko agad malalaman kung tao nga ba talaga sila o hindi. Sir Jun, sa ngayon, wala na po si Papa ko. He passed away noon pang 2006, noong 4th-year high school po ako. Kaya, Papa, gusto kong sabihin sa inyong alam kong nasa paraiso na kayo ngayon. Pero alam ko rin palagi lang kayong nakabantay sa amin ni Mama. Miss na po kita. Sir Jun, marami pa po akong kwento tungkol sa iba't ibang mga kababalaghang naranasan ko. Kagaya ng tungkol sa mga engkanto at iba pang nilalang. Pero hanggang dito na lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po sa inyo at sa mga bumubuo ng kwentong takipsilim. God bless po. More power at mabuhay po kayo. Magandang araw po sa inyo, Sir Jun. Tawagin niyo na lang po ako sa nickname kong Eva. Avid listener niyo po ako. Paborito ko po kasi ang mga horror stories. Mula nung elementary pa lang ako, hanggang ngayon. Mula sa mga pocket books hanggang sa mga pelikulang mapa foreign o local films, horror po talaga ang gusto ko, Sir Jun. Tagabasilan po talaga ako, Sir Jun. Buntis po ako noon sa panganay kong anak. 7 months na po ang tiyan ko noon. Namatay po ang kaklase ng asawa ko kaya pumunta siya sa kabilang munisipyo ng Basilan. Di nga lang ako pinasama ng nanay ko kasi bawal daw ang mga buntis sa namay. Sa halip, pinasama na lang nila ako sa kanilang bukirin sa Abong-abong. Napaliligiran po ng naglalakihang mga pulo ang munting tarahanan nila. Pagkatapos, may malapit na sapa. Babanggitin ko na lang ding Friday the 13th nga po pala ang araw na yon. Naisipan namin ang aking sister-in-law na si Raquel na maligo muna sa sapa. Habang nagluluto ang biyenan kong babae ng tanghalian, wala pong katao-tao sa sapa maliban sa amin ni Raquel. Pero makalipas ang ilang minuto ng aming paliligo, napansin naming may iba pa palang naroroon. Hindi namin siya agad napansin kasi naroroon siya sa likod ng isang malaking batong. Isang matandang babae na kuba ang nakita namin, Sir Jun, ay sinasabing isa raw balbal na aswang. Yun ang naririnig naming usap-usapan sa baryo namin. Bagamat aminado naman akong hindi ko pa talaga sigurado kung totoo ba ang usap-usapan. Pero sadyang kakaiba kasi ang kilos ng matanda nang makaharap namin.
Kinikilabutan din po ako kasi titig na titig po siya sa akin. Lalo na sa maambukong tiyan na bakat sa suot kong kamisetang puti. Bumubulong-bulong pa po sa sarili ang matanda habang ngumingisi. Kaya lalo akong nakaramdam ng takot. Pareho na po kasi kaming takot na talaga. Nagmamadali kaming nag-ayos ng mga dalahin namin, tsaka walang lingon-lingon na umuwi. Sir John, takang-taka kami ni Raquel kasi naroroon pa naman sa sapa ang matanda nang maglakad kami papaalis. Pero nang lumingon kami, nakasunod na po siya sa amin. Nagkunwari kaming hindi takot, tsaka sabay nagkukwentuhan. Habang magkahawak kamay kami, binulungan ko si Raquel. Sinabihan ko siyang huminto mula kami para paunahin ang matanda. Ang kaso, kapag humihinto kami, humihinto rin siya sa aming likuran. At naglalakad siya kapag naglakad na naman kami. Kaya naman noong tanaw na namin ang bahay kubo namin, at saka kami kumaripas ng takbo. Hirap na hirap pa nga po akong tumakbo kasi nga malaki na ang tiyan ko. Kailangan ko pang bilisan para makalayo na kami sa matanda. Pero kailangan kong mag-ingat din at baka madapa ako. Hindi po namin sinabi sa biyenan kung babae ang nangyari. Baka po kasi pagalitan ako dahil tumakbo ako. Kinagabihan naman, hindi ako makatulog, Sir June. Pabiling-biling lang ako sa banig. Tapos napakakati ng tiyan ko sa may bandang pusod. Nung hindi ko na matiis ang kati, ginising ko na ang mga biyenan ko. Sinabi ko sa kanilang napakakati talaga ng tiyan ko. At hindi ko na matiis. Kinuha ng biyenan kong lalaki ang lampara at kanyang sinindihan. Sinabi din niya sa kanyang asawa na pahira ng mental rub ang tiyan ko. Pero nang tingnan ng biyenan kong babae ang tiyan ko, napamura siya dahil ang tiyan ko ay may guhit na pabilog. Sa may labas ng pusod ko, may napakapulang malaking bilog. Doon na kami napilitan ni Raquel na ikwento ang nangyari sa amin sa sapa. Binanggit naming nakasabay naming maligo ang matandang babaeng kuba. Ayon sa biyenan ko, bihirang-bihira lang daw kung bumaba sa sityo ang nasabing matanda sa June. Sabi niya, may kubo raw ito sa ibabaw ng bundok at doon lang ito namamalaki. May anak lang daw siyang nakatira sa baryo, kaya bumababa siya ng bundok para bisitahin ito. At minalas daw kami ni Raquel dahil nga nakasabay naming maligo ang isang balbal. Sabi pa niya, tuwing ikapitong Biyernes lang naman daw kasi ito naliligo sa may sapa. Kinaumagahan, tinignan po uli ng biyenan kong babae ang tiyan ko. Pero mas lalo lang kaming natakot. Kasi sa loob po ng pusod ko, ay may nakita kaming mga sinulid. Tatlong mga abakang sinulid na nakabaon talaga. Kaya umalis po agad kami noon at dumiretso sa bahay ng mga magulang ko. Kami ng biyenan kong babae at si Raquel. Agad naming ikinuwento sa mga magulang ko ang lahat ng mga nangyari. At nakita rin nila ang nakatanim na mga abakang sinulid sa pusod ko. Una po noon, dinala ako ng nanay ko sa klinik ng kumari niyang midwife na si Ma'am Beng. Pinahiga ako at nilagyan ng ointment. Makalipas po ang mga 10 minuto,
Sinabi ni Ma'am Beng na sigurado raw na lalambot yung kung anumang nakabaon sa pusod ko dahil sa inilagay niyang pamahid. Kumuha siya ng forceps at dahan-dahan niyang hinila ang isa sa mga sinulid. Pero sa maliwala kayo o sa hindi, Sir Jun, napasigaw po ako dahil sa sobrang sakit. Napatigil si Ma'am Beng at sinabi niya sa nanay ko na dalhin na ako sa isang albularyo. Hindi raw po kasi simpleng sinulid na abaka ang nakatanim sa pusod ko. Dalawang albularyo po ang tumingin sa akin, pero walang nangyari. Hindi po kasi nila matanggal ang mga sinulid na nasa pusod ko. Hanggang sa may nakapagsabi sa nanay ko, nasadyain namin si Malong Demet na nasa kabilang baryo. Isa po pala itong bantog na albularyo sa kanilang lugar. Hinawakan ako ng matandang albularyo sa ulo at saka nag-orasyon. Kumuha siya ng insenso at tinawas ako. Paulit-ulit siyang bumubulong ng mga salitang sa palagay ko ay Latin. Nang matapos, sinabi niyang inaaswang daw ako. Sinabihan niya akong mag-ingat kasi ang itinanim niya sa akin ay magsisilbing butas para madali niyang masipsip o makain ng sanggol sa sinapupulan ko. Iyak po ako ng iyak sa narinig ko, Sir Jun. Kahit nga po ang asawa ko, takot na takot ding mawala ang aming anak. Dagdag pa ni Malong Demet, ang aswang daw ay dadalaw mamayang gabi sa aming bahay. Magaan yung manok daw ito na kung tawagin ay kakak. Malamang daw po kasi na alam na ng aswang na nagpagamot kami sa isang albularyo. Kaya galit na ito at gusto nang sumalakay. Sir Jun, tinuruan po kami ng albularyo sa mga dapat naming gawin para itaboy ang aswang. Una raw po ay kailangan kong magsuot ng pula o itim na panloob. Maglagay din ng asin sa mga bintana at pintuan. Tapos magsiga ng apoy gamit ang mga tuyong bao ng nyog. Lagyan ng insenso ang apoy. Sunod naman po, maghasa din daw ng bagong hasang bolo sa tabi ko at isang walang lamang bala sa bulsa ko. Higit sa lahat, pahiran ang buong tiyan ko ng lana o langis ng nyog na may orasyon. Sabi rin ng albularyo, kapag nalagpasan namin ang gabi ng pagdalaw ng kakak, ay hinding-hindi na ito babalik. At pagkalipas daw ng tatlong araw, kusa raw matatanggal ang mga sinulid na abaka mula sa pusod ko. Mahigpit niyang bilin na kailangang sunugin namin agad ang mga sinulid kapag natanggal. Sir Jun, ginawa po namin ang lahat ng mga ibinili ng albularyo. Alas 6 po ng gabi nang magsara na kami ng bahay ng asawa ko. Pagsapit naman po ng alas 10, totoo ngang dumating po ang kakak. Naririnig naming mag-asawang nagtatatakbo ito sa paligid ng bahay namin. Paikot-ikot. Naging alerto ang asawa ko at hinawakan niya ang napakatalas na bagong hasang bolo. Inaalala naman namin pareho ang bili ng albularyo na huwag lalabas ng bahay kapag andyan ang kakak. Napakatalas po kasi ng mga kuko nito. Kasing haba at kasing talim ng mga labaha. Kaya siguradong patay kaagad ang sinumang taong aatakihin ito. Sir Jun, napakaingay po ng kakak. Pero maski isang bahay sa paligid namin ay walang nagbukas ng pinto dahil sa takot.
pinagkakalmot ng kakak ang pintuan ng bahay namin. Nariyan pang at lumipad sa ibabaw ng bubong. Talagang gusto kaming pasukin. Ramdam naming galit na galit talaga ito. Pagsapit ng alas tres ng madaling araw, tumahimik na po ang buong paligid. Hudyat na wala na ang nilalang. Kinaumagahan, pinuntahan kami ng mga kapitbahay at nakita nila ang mga bakas ng matatalim na mga kuko ng kakap sa aming pinto. Pagkalipas naman po ng tatlong araw mula noong gamutin ako ni Manong Demet, natanggal nga po ang tatlong abakang sinulid na nakatanim sa pusod ko. At dahil doon, maayos ko pong naisilang ang panganay ko. Sir Jun, sana po'y nagustuhan ninyo ang ibinahagi kong karanasan tungkol sa Balbal. Marami pa po akong ibang karanasan sa mga aswang na yan, pero sa susunod ko naman ikukwento. Maraming salamat po. More power. At God bless.